Hello mga mamsi, sagot tayo ng katanungan sa ating comment section. At ito, Doc, post ka naman ng video ng bakuna ni baby mula newborn to 5 years old. Anyway, ito po. So, ipapusa natin. So, ito po yung mga bakuna ni baby na dapat tanggapin niya. Usually po, medyo siguro malilito kayo sa months, pero usually, kasi nakalagay dito 2 months, pero pwede, ang usual ini-start po namin is 1 month and 2 weeks old. So, that is 6 weeks old po. So, 1 month and 2 weeks old. So, pwede rin 2 months. So, 1 month and 2 weeks old to 2 months old. So, ito yung mga binibigay po for the private pedia po. So, may mapagkakaiba lang pag binigay po ng libre sa health center. So, ito po. Number 1 is the 6-in-1, that is DPT, HIB, HEPA B, and the inactivated polio vaccines. So, 6-in-1 yan. So, diphtheria, pertussis, tetanus vaccine. So, sa health center, 5-in-1 yung binibigay kasi yung IPV, that is the inactivated polio vaccine, is oral polio sa kanila, separate po. So, dito, 6-in-1 po sa mga private pedia. Then, pneumococcal vaccine, that is PCV13. So, pareho lang po kami sa mga private and health center. Then, next is the rotavirus, or the rotavirus vaccine is a protection against diarrhea. So, wala po siya sa health center. So, binibigay po siya routinely sa mga private pediatrician. So, supposedly po, meron po dapat sa health center, pero yun nga, so walang budget daw ang DOH, so inalis po nila sa routine vaccine. So, binibigay itong mga to between 2 months old and then 1 month and 2 weeks old. Nakalimutan po natin, at birth po, dapat meron siyang BCG. Birth, pagkapanganak, BCG and HEPA B. First dose ng HEPA B. Mahalaga po yan. So, HEPA B and BCG, pagkapanganak. So, nakalimutan ko lang po kasi nauna itong 2 months old. 1 month and 2 weeks old. Next po is at 4 months old. So, may interval lang sila ng 4 weeks or 1 month. So, second dose na po ito ng 6-in-1 pneumococcal rotavirus. And then, 6 months old po, that is the third dose primary vaccine ng 6-in-1 pneumococcal rotavirus. Kung sa health center nga, penta, 5-in-1 binibigay, pneumococcal tsaka OPV o the oral poliovirus. Sa private pediatrician, ito po. And then, nagkakaiba rin kasi may 2 doses tayo ng rotavirus, that is the Rotarix, ang brand. Ang Rotatec kasi 3 doses yan. Sa 6 months old din pala, binibigay namin, kasi nakalagay kasi doon sa isang picture is 7 months. So, 6 months old, pwede nang mag-start ng flu vaccine. 6 months old. So, yun nga, sa 6 months old, pwede na between 6 to 8 months flu vaccine. So, first dose and second dose, interval of 4 weeks or 1 month. So, flu vaccine, 6 months to 8 months old. And then, after ng second dose, yearly na po siya. Hindi nag-stop yan. So, hanggang paglaki yan, yearly po talaga, annually. Then, 9 months old po is the measles vaccine, protection against tigdas, and Japanese encephalitis. Japanese encephalitis, wala po kasi yan sa health center. And yung flu vaccine din po kasi, wala sa health center, sa private pediatrician po siya. So, Japanese encephalitis, protection against Japanese encephalitis na virus na nagkakas din ng meningitis po. Then, 12 to 18 months, that is 1 year old, hanggang 1 and a half year old, is the MMR vaccine, mumps, measles, rubella. Magkaiba po yun sa measles kasi yung measles po na binigay nung 9 months, isa lang po siya. Ito po, dalawa. In combination ng mumps o yung beke and rubella po, kinds of tigdas din po siya. So, first dose nito. And yung varicella chickenpox, then the boosters na po. Boosters to ng 5-in-1 or the 6-in-1, pneumococcal and hepatitis A. So ito po is wala na po talaga sa health center yung varicella, 5-in-1 boosters po ng 5-in-1 penta and pneumococcal and hepatitis A. That is the private pediatrician. Pero MMR po, binibigay pa rin po yan. And then oral polio vaccine po, binibigay rin po yan sa health center. 2 years old, booster po ng second dose sa hepatitis A, second dose sa Japanese encephalitis. Mga special vaccines po like typhoid, meningococcal, is mga binibigay po to sa private pediatrician. Wala rin po to sa health center. So medyo pricey po talaga ang price po nito mga to kasi special vaccine po siya. So private pediatricians lang po siya available. Then 4 to 6 years old po is the 4-in-1 DPT HIB, varicella, chickenpox,
MMR vaccine, flu vaccine, typhoid fever every 2 to 3 years po. Ma-boosters po. Ang available lang po dito sa health center is the MMR vaccine. The rest po is private pediatrician. 7 years old booster ng Tdap and tetanus diphtheria vaccine. So pertussis per yung pertussis tsaka the diphtheria tetanus vaccines po booster. So Tdap po yan or the TD. Then 9 years old po binibigay po to sa mga babae po. Ito po yung tinatawag na HPV o the human papilloma virus vaccine. So binibigay po to, special vaccine siya. So binibigay po private pediatrician. Medyo pricey lang po talaga siya. Then 5-6 to 18 years old. So hindi, para makomplete po yung vaccine po, routine vaccine po ng mga pedia po, is 6 to 18 years old is the pneumococcal if not previously given. Pag na-miss po yung doses or booster po ng pneumonia vaccine, binibigay po itong pneumococcal vaccine. So yan, na-enumerate na po natin yung mga vaccines po binibigay from 1 month and 2 weeks old until 18 years old po. I hope na i-browse nyo na lang po para maano nyo po kasi medyo mabilis yung aking pananalita. Pero yan po, na-discuss naman po natin, na-enumerate po natin lahat. Maraming salamat po!